Ang ating secret files ay galing sa UP Secret Files. Ang title nito ay His On-Call Girlfriend. Ni On-Call Girlfriend. Nagsulat. Excuse me. Sabi niya, I met this stranger a month ago. Sa totoo lang, noong una ko siyang nakita, he already occupied a big space in my heart. Ganon? Kaya nasa kanya na kasi ang lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki. Yung medyo bad boy. Ganon. My ideal boyfriend. Mahirap man paniwalaan, pero totoo pala yung love at first sight. My girlfriend siya. Komplikado yung sitwasyon nila, pero mahal na mahal niya si girl. Hanggang sa nag-chat kami, and he invited me over sa kanilang rest house sa Tagaytay. Mayaman. Aha. Siyempre, pumayag ako. Kasi pagkakataon ko na yon. May motibo rin to si ate, no? Okay. By the way, nakainom siya noon. So, ayun. I stayed there for a few days sa rest house nila. And I got to know him even better, pati yung pamilya niya. He introduced me as his friend. Ang sakit, besh. Dahil sa loob ng ilang araw na yon, mas lalo ko siyang minahan. Naramdaman ko yung hindi ko pa nararamdaman sa buong buhay ko. Yung para kaming mag-jowa, pero hindi. Kasi nga, di ba may girlfriend? Tinanong nga ako ng parents niya kung ano ba talaga kami. So ayun, naramdaman ko yung pagmamahal at pag-aalaga na hinahanap ko. And yes, may nangyari po sa amin. At hindi ko din naman pinagsisihan yon. Ganon? Kahit wala akong kasiguraduhan kung ano ang meron kami. Kahit wala kaming label. After the staycation, sinabi ko sa kanya yung totoong nararamdaman ko. Unfortunately, he rejected me. Kasi nga, mahal daw niya yung girlfriend niya. Kailangan niya lang ng company. And he wants it to be me. Mahirap talaga maging asyumera. Nasaktan ako noon, syempre. And after everything nang nangyari at pinakita niya sa akin, eh, wala lang pala sa kanya yun. Ba't kayong ganyan, mga lalaki kayo, ha? Why kayo ganyan, ha? Teka lang, di pa tapos, wait lang. So, hindi ko siya chinat, tinext o tinawagan after that. Ganon din naman siya. Until a few days ago, nakareceive ako ng tawag from an unknown number at sinagot ko siya. Yes, it was him. And again, he's inviting me to go with him out of town. Hindi ako nagdalawang isip noon kahit alanganing oras, pumayag ako. Dumating ako sa meeting place namin at nandun na siya. Nakainom na naman. Kasama din niya mga kamag-anak niya. At papunta pala kami sa family reunion nila sa Laguna. He introduced me as his girlfriend at nashock ako noon. As in. Pero, syempre, masaya ako. Hindi pala kasi sila o hindi pala kasi kilala ng kamag-anak niya yung legal na girlfriend niya dahil ayaw ng girlfriend niya na ipakilala siya ni Guy sa relatives at family niya. He kissed me on my forehead. Pang-lola naman, ba't gano'n? He kissed me on my forehead at niyakap niya ako ng mahigpit. Then, he held my hand. Nakarating kami sa lugar ng reunion nila at pinakilala niya ako sa lahat. Halos ayaw ko na matapos yung mga oras na yon at sobrang saya ko kahit alam kong wala lang naman yun sa kanya. And ako naman, I did my best to show him how much I love him. Nasa tabing dagat kami noon at naglalakad-lakad. Medyo nakainom na kami parehas kaya malakas na ang loob ko na tanungin siya kung ano ba talaga ako sa kanya. Naisip ko, bahala na kung i-reject niya ako ulit. Ganito yung conversation namin. Ano ba talaga ako sa'yo? Ito, ano ba to? Ano ba talaga ako sa'yo? Tahimik siya. Hindi siya sumagot. Kaya sabi ko sa kanya, sige na nga, never mind. Pagkatapos, bigla niya akong hinaligan. Ganun. Sabi niya, I like you, pero mahal ko siya. I like you, pero mahal ko siya. Sabi, let's just stay like this. You being my on-call girlfriend. End of conversation. To you, sana lagi ka nalang nakainom para palagi mo kong yayayain. Para lagi kitang kasama. Okay na ako sa kung anong meron tayo. Kahit alam kong magkaiba yung like sa love. And me being your on-call girlfriend. Kahit masakit, masaya pa din ako. Kahit alam kong hindi mo talaga ako mahal. Mag-aantay akong mag-text, mag-chat o tumawag ka. Kasi kailangan mo uli ako. P.S. Kahit lagi mo na lang akong tinatanong the next morning,
kung bakit magkasama tayo kasi di mo matandaan na pinapunta mo ako sa kalasingan mo, hindi ako magsasawang ipaalala sa'yo kung bakit. Your on-call girlfriend. Nakakaloka naman to. Ikaroon ba kayo ng mga ganyan? Hindi mo totoo, ha? Hindi, ha? Hindi mo totoo. Jen. Paglasing ka, ang ganda sa paningin mo. Tapos nalilimot mo yung girlfriend mo. Uy, grabe ka, uy! Alam mo na may girlfriend ka, pero... Hindi, ako ko, kasi... Yung tipong... Ano? Kursunada wala siya pag nakainom. Ay, ganun mo talaga! Ay, ganun! Diba, nakakainom dyan, lahat maganda eh. Grabe, di ba may joke ng ganyan? Galit na galit yung ano, misis. Kasi gabi-gabi umuwi yung asawa niya. Pero kahit anong galit no, ano, ng asawa niya, kahit kurot-kurotin siya, sampalin siya, sila nyo, nasusuntok na siya, nasimulaan na siya ng misis niya. Okay na sa naman niya, gaya ka pa rin yung wife niya, kaya nagtagalit yung asawa niya. Tapos no one time, punong-puno na talaga yung misis niya. Kung ayaw ko nang makita. Ha? Siguro kung ikaw pa nakainom, Miss Lai, ano kaya, parang mas vulnerable ka. Mas nag-open yung emotion mo. Oh, for example. Nga. So, ibig sabihin, he also likes the girl. But he can't kasi may girlfriend. Oo. For example, gusto niya lang yung company ng girl, yung pag-nurse dun sa feeling niya na lasing siya, sinaalagaan siya, yung caring, kumbaga. So feeling ko kaya. Naging ano lang, naging pangit lang yung term, naging substitute girlfriend lang. On-call nga. On-call. Sabi, on-call. So parang, ano eh, lang kasi yun, tinawag niya on-call girlfriend eh. Oo. So ano ibig sabihin nun? Duro, girlfriend lang kita kapag kailangan kita, ganun? Boom! Ha? Boom, sa pool. Hindi nga, di ba? Girlfriend lang kita kapag kailangan kita. Pwede. Buti nga to eh. Buti nga to, kamo. Ano? Ganyan. Okay. Buti nga to, ganyan. Alam mo, meron akong ano, meron akong kaibigan. Mm-hmm. Parang ganito rin siya. Nung hindi pa ako DJ sa radyo, matagal na to. Mga mm-hmm. early 20s pa. Ganyan. Yun, talaga, weird. Pero may tulog na tulog ka na, tapos natahaw sa madaling araw para namin yun. Hello? Lasing na naman ako. Kausapin mo naman ako. Kasi ganun siya! Ganun siya. At yung ako naman parang, ay, ano ba? Di syempre, alam mo yung asarap na sana ng panaginip ko, kaya lang istorbo ka, di ba? Siyempre, tatanong ko siya, bakit? Ano ba ang problema? Wala. Gusto na ko niya nang kausap. Kasi tuwing lasing. Tapos edi syempre, lasing siya, di ba? Hanggang sa makakatulog siya kadadaldal sa phone. Eh di ako naman, hindi okay na, tulog ka na, di ba? Ihahang ko na yung telepono, matutulog na rin ako. Kinabukasan, ipa-follow up ko siya. Ipa-follow up ko kung okay na ba siya. Kasi sabi niya, di ba, lasing na lasing siya the madaling araw prior, di ba? So, pagkatawag ako siya, nang daytime na, hindi na niya maalala na tumatawag siya sa akin, hindi na niya alam ko yun, sasabihin niya sa akin. Parang ganito nga, parang ito si on-call girlfriend story natin. Nakakaloka siya talaga. Nakakaloka. Ay, nako. Teka lang. Kung may tuwa, may teto. Meron akong tulang ginawa dyan pagkatagal-tagal mo. Yan. Sakto to kay on-call girlfriend. Sana nakikinig ka, on-call girlfriend. Kasi I think,
this is how you feel. Oo. Binigay ko nga ito kayo, no, kay Jogues ng Itchy Worms para gawing kanta. Pero matagal na to, sobra. So, ang title niya ay Usapang Lasing. Mm-hmm. Bakit ganon? Naalala mo lang ako kapag lasing ka. Tumatawag ka lang kapag may amats ka na. Ano ba ako sa'yo, pantanggal ng hangover? O baka may gusto kang sabihin sa akin na hindi mo masabi kapag ikaw ay sober? Asyumera na mo, asyumera. Naisip ko lang naman na baka sabihin mo ang gusto kong marinig noon pa. One time lang, please, sabihin mo na para matahimik na tayong dalawa. Closure, kumbaga, para hindi na ako aasa ka. Isa na natin doon sa iyong pag-amin. Dahil alam ko naman na hindi ka magiging akin. Kung friendzone na ang iyong tuloy, bakit ang boses ko ang nais mong huling marinig bago ka marinig? Hindi ko kailangan maglasing para masabi ko ang laman ng aking damdam. Kapag sinapian ka na ni Mang Jose, ni Johnny, Lights, o kaya naman yung pabayo ko na, at saka mo lang ako naaalay. Ako naman si Shuma, kahit ganon, masaya at pinipilig dahil nakakausap. Sana lagi ka nalang lasing para lagi kang tumatawag sa akin. Kahit di ko maintindihan kung ano ba ang meron tayo. O kung ano ba talaga yung trip mo. Okay na din yung paminsan-minsang nasisenyo ka. Dahil ako ay iyong naaalala. Nagmamahal, nagmamahal. Ako lang ba ang bilihin na nagmamahal? Buti pa ang bilihin. Nagmamahal. Diba? Yun na. So, grabe. Ito si, ano, pangalan ko, si On-Call Girlfriend. I think more or less, some people can relate. Kaya pag hinatanong ko kayo eh, bakit may mga ganun? Ngayon mababae yung kaya ng ganun. Ganun ang tanong. But I think mas maraming guys sa ganun. Na pag nalalasin, nasasabi nila yung nararamdaman. Huwag ka parang pampalakas na loob. Oo, di ba? Di ba? Kasi, I don't know, mas marami na siguro yung guys na tumatawag sa girls, kasi yung girls tumatawag mas frequent sa guys kung hindi kayo, di ba? Hindi ko alam, sorry, talagang pinigil na ba ako siya. Pero marami na rin sa mga millennials ngayon, pero kasi, di ba? Dumami na rin sila. Gerald Anderson. Minsan mga lalaki na ang ginahas. Marami pang girls na tumatawag sa Gerald Anderson. Ah, grabe. So, ano na, pati kayo na mga ngayon? Medyo. Eh, kasi diba ano, diba sabi nga nila sa study, kunti na lang ang boys. Oo. Dahil... Wala nila lang ang boys, sige pa ka, girl pa. Oo, oh, yun nga, kunti na lang talaga. Yun na kasi hindi na daw counted yun kasi ano na daw yun eh. Kumbaga, ibang gender. Considered na siya as parang pangatlong gender. LGBT. Oo. Oh. So, pag ang boys daw ngayon, talagang ano na. Anong tawag doon? Lapit na maubos. Close to extinction. Oo, eh sa girls naman, kunti lang ang ating mga kibutis friend, di ba? So, hinahunt na rin minsan ng girls ang mga boys. So, paglasing sila, ganun din. Ganun ba? Okay, pero sagutin nyo ha, bakit nga ganun? Bakit ganun? Yun ba talaga nagagawa ng espiritu ng alak? Ano ba ang nauna? May gusto ko sa'yo, hindi ko masabi dahil may girlfriend ako. Hino ko na naman pag-aaral. Pero ano eh? Ano, makontest ko sa'yo yung nararamdaman ko. Or, ginagawa ko na marami. Na boss, wala kasi yung girlfriend ko, tsaka ayaw na sumama sa pamilya ko. Oo na lang, pwede ka na. So which is which? Sa tingin nyo? Ayun, parang... A or B? Kahit masaya. Pwede kong B. B? So, para iinom ako ng marami, wala lang kasi yung, ano, ikaw na lang relevo, ganun? So, parang buti ko lang siya. Medyo. No? Kasi ba kung may alak, may balak? Why not? Paplano. Di ba may mga hidden plans? Eh, paano kung lasing na?
Yun nga, di ba? Kasi tinatawagan niya, lasing niya. Eh, paglasing na. Eh, paglasing na. So, ano yun? Kapag nakaalak, ganda na siya, eh. May balak. Balak, may balak. Kapag nakaalak, may balak. Paglasing na, ganda-ganda na siya. Alam mo, malam mo. Eh, mamay kahit lang, ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda mo. Kaya, alam mo, malam mo. Diba? Pero pag nakuha na, ano ba yun? Nakalimutan. Kaka-amnesia. Grabe. So, I therefore conclude, paglasing ka, nasabihan mo ng like mo si girl, tapos may nangyari. Tapos na. Hindi mo na lang sa magkaka-amnesia ka na. Hindi mo na siya kailala. Hindi mo alam ano yung ano nga pala ang pangalan mo sa tayo nakita? Grabe, nagtistingan lang. Grabe. Sad. Ayan na! Tumungo na naman. Gusto na naman mag-collapse nito. Hindi niya matanggap na ano, pag may alak, may balak. May alak, may balak.